Itong araw si Patrick Beverly ay pwedeng mapunta dito sa team ng Los Angeles Lakers. Ngayon nga kasama siya sa trade kapalit ni Rudy Gobert papunta sa team ng Utah Jazz ay hindi nga sigurado kung ito bang team ng Utah ay ikikip itong si Beverly or tutungo nga sila sa pagre-rebuild dahil nasabi na rin nila na open nga sila sa trade kay Donovan Mitchell. At kung sakaling pindutin na ng team ng Utah Jazz ang reset button, inaasahan na ibabuyout nga nila itong si Beverly at inaasahan nga rin na ang Lakers ang kanyang unang pupuntahan na team. Dahil nga kasi mga idol, nung nakaraan ay nasabi na ito nga ni Patrick Beverly na he wouldn't hesitate nga daw to join LeBron James and the Lakers at hindi na nga rin daw siya maghahangad ng iba pa pag napunta siya dito sa team ng Lakers. Kaya naman sabi ng ilang mga Lakers reporter ay malaki ang posibilidad na itong si Beverly ay Lakers talaga puntahan kapag na-buyout nga ng team ng Jazz. Pero nga mga idol, yan ay kapag na-buyout nga siya. Hindi pa rin kasi sigurado kung ano ang balak netong ang team ng Utah. Sila ba ay mag-full rebuild na nga at babaguhin ang kanilang roster? Kukuha na ba ng mga asset for the future? Or patuloy nga silang mag-build around sa kanilang star player na si Donovan Mitchell? Yan nga mga idol, ngayon ang hindi malinaw. Ang pagpunta nga daw neto ni Patrick Beverly sa Los Angeles Lakers ay nakadepende sa kamay ng team ng Utah Jazz. Pero nga mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba magandang mapunta eto nga si Patrick Beverly sa team ng Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga rin natin ang extension na eto nga ni Pat Connaughton, 3-year 28.5 million mga idol na may player option sa 4th year niya, kaya nga magiging 34 million na ang kanyang sasahurin in 4 years. At talaga namang steal nga yan para sa team ng Bucks mga idol. 9 plus million per year lamang para nga sa player na nag-average ng halos 10 points per game, 4.2 rebounds, tapos halos 40% sa 3-pointer niya. Parang underpaid itong si Connaughton, ngayong premium pa naman ang presyo ng mga 3-point shooter dito sa NBA. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol, ito nga daw si Stephen Curry ay nilampasan na si LeBron James sa all-time ranking. Yan ngang mga payag na yan mga idol ay nanggaling sa isang ESPN reporter na si Bobby Marks. Ang kanyang nasabi mga idol, LeBron is one of a heck great player. At nakita niya nga daw itong si Michael Jordan sa kanyang prime nung 90s. At ito nga daw si Curry ay nire-remind siya noon nung napanood niya si Michael Jordan. At paninindigan niya nga rin daw ang kanyang paniniwala na itong si Stephen Curry is the second best player of all time behind Michael Jordan. At iyan ngang pahayag niya mga idol ay nag-umpisa sa mainit na debate ng Stephen Curry fans at LeBron fans. Hati nga sila of course mga idol, pati na rin ng NBA fans ay hati. Yung iba pabor dito ay LeBron James, ang iba naman kay Curry. Pero kung sa opinion nyo nga mga idol, sa tingin nyo ba tama ang sinabi neto ni Bobby Marks, second best player of all time na si Steph, or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!